Mag-share lang din ako ng link pa sa iba. Sige pala. Hello, Ma'am Bernadette. Oh, Pawel, nagtutupi na naman niya, sigurado. Nagtutupi na naman yan. Ah, Ay, may nailigpit. lang pala ng baso. Nailigpit. Ipag ah. So, 2 p.m. na. Hintay-hintay lang po tayo ng ating mga kasama. And here is our dear coach, Aling Rakitera. Ay, grabe. All of the coaches are here. Hello, Na. coach. Ma'am Bernadette, ikaw, kailan ka magko-coach? Hi, Coach Cheryl. Pagkatapos niya daw Ako. magligpit. Pagkatapos niya daw magligpit, Coach Roy. Nagliligpit pa eh. Thank you so much. Hello, Coach Michelle. Kamusta Hello po? po. Okay na po ba? Okay na Okay. po pakiramdam ng... Okay lang po. Okay. Buti-buti naman. Saan kayo ngayon, Coach? Nasaan po kayo ngayon? Dito po sa Bataan. Okay. Nasa bahay po. May maulan pa ba dyan, Coach? Maulan din ba dyan? Opo, Maulan din sobra. ba dyan? Opo. Ang lakas ng hangin na. Ah. Hangin ba yan? Or electric pa? Malakas lang po yung hangin. Wait lang po ah. Hindi ko ma-off yung Okay, aking camera. Makikita niyo yung pangit kong mukha. Hindi naman. Grabe ka naman, Coach. Hala, grabe hindi ko siya. Coach, ano mo na nga yan? Sige. Yan, okay na po. O, Ma'am Bernadette, ba't nag-off ka din? Huwag ka mag-off. Nakikita ko ba siya, nakaano lang siya, naka-off mic. Meron na po tayo sa FB Live, I think. Ayan, naka-live na tayo. Yes po. It's 2:02 in the afternoon. Ayan. So, alam ko maraming mga nagpapasya, pero mambulabog na tayo sa FB Live. Hello po sa lahat ng mga nanonood na sa FB Live. Pwede po tayong mag-join ng ating link sa ating mga leaders, ayan, sa ating mga kaibigan, kakilala na alam nyo pong naglo-load mana. Pwede po yan. Pwede nyo rin pong kulitin si CS. Samahan nyo po kami ngayong hapon para po ipakilala naman po namin sa inyo. And malaman nyo din po kung gaano kaganda yung blessing na meron ngayong hapon. Grabe, alam ko po, meron po tayong mga iba-ibang pinagdadaanan ngayon. Ayan, sa iba ay mga dinaanan ng bagyo. Yung iba naman po ay nagpapahinga, pagod. Ayan, yung iba naman po nasa travel. Yung or iba kahit sa ano sakit. Pa po yan, kung ano man po yung ginagawa ngayon. Yung iba galing sa sakit. Ayan. Pero wag po tayong mag-alala dahil po lago yung nakagabay sa atin. Laban lang, laban. Ayan. Hindi niyo po tayo pababayaan. Ayan. So, isa na din po dyan. Magandang time din po ito habang nagpapahinga tayo ay mapakinggan po natin ang isa sa magandang blessing na maaaring makatulong po sa ating lahat na makapagpabago po ng mga buhay natin. Ayan. So, isa na po dyan si Loadmanna. So, sa lahat po na available at ready makinig, pwede po tayong makinig through our FB Live and pwede din po tayong mag-join sa atin pong Google Meet ngayong hapon. Maya-maya po ay mag-uumpisa na po ang ating presentation. Ayan. So, ano nga ba yung ibabahagi namin? Ito po yung pinagkakaguluhan ngayon ng lahat. Ayan. Isang negosyo na pasok para sa lahat. Ayan, walang pinipiling kategory sa buhay. May existing business ka or wala, pwedeng-pwede mo po itong isama
Sabi nga po, kapag ikaw ay business-minded, hindi ka mag-aalis ng negosyo, kundi ang isip mo ay magdadagdag ka pa. Yan. Yung mga negosyante, hindi po yan nagtatanggal. Instead, nagdadagdag po sila ng mga income generated. Yan. Yung mga nag-generate po ng income, yung nagbibigay po sa kanila ng yung pera po nila is nag-flow. Ayan. Siyempre, di ba, dapat po ang pera gumagalaw, hindi po naka-stack lang sa isang lugar. Ayan. Pag ang mga pera po natin, ang mga income po natin ay naka-permiss lang sa isang investment or sa isang bagay, hindi po ito mag-generate or hindi po ito mag-grow. So, isa po dito sa pinakamaganda sa ibibigay namin ngayon sa inyong ngayong hapon ay napaka-flexible. Yan, ito pong business na ito, ito pong ipepresent namin sa inyo na blessing ngayong hapon ay napakaganda para po sa lahat, especially kung ikaw po ay naghahanap ng extra income na madaling i-market at laging hanap ng tao. Hindi ka pa napapanisan. Ayan, alam ko po maraming mga negosyo dyan. Maraming pwede tayong i-extra income. Tama ba? Yung mga mamshi dyan, yung mga nasa bahay, pero gustong may additional income pa. Naku, pasok na pasok ka dito, best. Kaya tara, samahan mo kami ngayong hapon. Pwede ka nang humingi ng link sa ating CS para po mamaya ay mapakinggan mo po ang aming presentation for this afternoon. Ayan. And napakagaling po ng ating magbabahagi nito. Ang ating speaker po mamaya ay isa po sa pinaka mahusay na coach and mentor dito sa amin kay Loadmanna. At grabe ang humbleness nito. Yeah, isa din po ito sa hinahangaan namin dito sa aming company. Kaya wag po nating palagpasin yung opportunity na to na mapakinggan po itong aming ibabahagi po sa inyo mamaya. Ayan. So, time check natin is 2:06 in the afternoon. So, sa lahat po ng nasa FB Live na, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang hapon, nasa ang sulok man po tayo ng Pilipinas, around the world, ayan, internationally. Lahat po ng ating mga OFW members, hello po, good morning po sa inyo. Good morning, konnichiwa, Ohio. Ayan, kung ano pa man po ang pabati sa inyong mga magandang handa at mapagpalang araw po lahat. So, later po tayo mag-uumpisa na, pero mag-pray na po muna tayo. Ayan. So, nakikita ko si Madam Bernadette na napaka-aga nating attendees kanina. Hi, Ma'am Bernadette. Okay lang po ba if mag-lead po tayo ng prayer ngayon? Ayan, mukhang busy, Ma'am Bernadette. Ma'am Bernadette? Na-miss ko kasi yung boses mo eh. Ako po ba? Ano po yun? Palid po ng prayer natin ngayong hapon para po makapag-start po tayo ng ating presentation. Para naman po paunlakan natin yung ating mga kasama. Ay, mag-pray po ba? Okay, sige po. Let's bow our head and let's... In the name of the Father, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Lord, sana po gabayan niyo po kami ngayong araw na to. At sana po marami kaming matutunan sa lahat ng ituturo ng speaker ngayong hapon. And may adapt namin, may ituro namin sa lahat ng business partners at magiging business partners nationwide and international. Lord, kayo po ang lakas namin para sa paghataw o paghanap ng maraming business partners. Ikaw na po ang bahala sa lahat, Lord. Thank you po. Amen. Amen. Thank you very much. Amen. Coach Bernadette, ayan. Pagpapa-unlock po. Maraming salamat. So, ayan, time po natin. I-welcome to Onan. Ayan. So, i-welcome naman po natin ang mga bagong pasok natin. Hello, Sir Donnie. Isang mapagpalang hapon po sa'yo, Sir Don. Hindi mo na. Ayan. Welcome po sa ating training ngayong hapon. Ayan. Everyone, pwede na po nating i-share ng i-share pa po ang ating link para po makasama po natin ang ating mga business partners around the world.
and all over the Philippines. O, diba? Si Loadmanna po ay hindi madamot. Bakit po? Pati po ang trainings po natin, especially yung mga ganitong events, is meron po tayong libre online. Yan. Given na po yan ni company para po sa atin, para matutunan po natin lahat po ng dapat nating matutunan about the business. And isa pa po dyan, approachable po lahat po ng mga coaches and mentors po natin dito. Basta po pong matutunan kung paano ang... Ayan! So, isa na po dyan ang ating speaker ngayong hapon. So, excited na po ba tayo habang hinihintay pa natin ang iba? Ipakilala na natin siya. Ito po yung taong nagbibigay ng learning at kapag po ay magtuturo na skills, LMDO at same time OLMP and technical application. Grabe, lahat ng trainings dito kay Loadmanna, kayang-kaya niya pong i-handle. Ganun po siya kahapon sa ating mga business partners. Grabe, di ba? Hindi po madadamot ang mga mentors and coaches po dito kay Loadmanna. Napaka-generous and napaka-humble din nila. Despite of everything, na blessed na po sila sa company at the same time. Grabe po yung mga hard work na mga nagdala po. Ang dami na rin po nilang natulungan na tao. And ang swerte po natin ngayong hapon dahil isa po tayo sa mabibless nang kayang mga words of wisdom. Ayan. And mababahagian po nila tayo kung nga or bakit in demand si Loadmanna sa lahat. Ayun. Diba? Marami po nagagalak ng napakanposyo. Ayan. Good morning po kay Ma'am Ayil. Ayan. Ano pong ba? Ayli? Ayan. Hello po. Welcome po sa ating training ngayong hapon. Thank you po. Ayan. Keep on listening lang po and later po pwede po tayo magtanong after the presentation. Ayan. So by the way, my name is Coach Rowie. Hindi na lamang po muna ako mag-o-open ang camera kasi medyo mahina po ang signal, so para hindi po mawala ang ating frequency. Okay? So ako po ay team leader ng Goal Achiever. Ayan. At the same time, ako po ay isang mobile stockist dito kay Loadmanna. And I'm a proud mama of two. A single mother of two, pero hindi po lang. Pako buhay ng buho. Bakit po? Dahil po, ibinigay sa akin ni Lord si Loadmanna. Kaya po ngayon ay ang saya at nakakapag-provide ako para sa mga pangangailangan ng mga anak ko. Especially sa pag-aaral din ng aming bunsong kapatid. Ayan. So, ang sarap. Alam mo yun, kahit ikaw ay simpleng nasa bahay lang, kumikita ka na yung cellphone mo ang nag-generate ng income. Hindi lang siya nagiging gastos. Kasi nakakailang load ka sa isang araw or sa isang linggo. Malaki po ka na ipon yan sa loob ng isang buwan. So, imbis na maging gastos, tiniate ko siya as income. Yan. Inover po siya maging income ko siya. Kaya po napaking tulong niya po sa pang-araw-araw. And hindi lang po yun. Dahil po dyan, napakadaming opportunity pa ang nagbukas sa akin. Ayan. So, mo, isa rin sa mga magkaroon ng opportunity once you'll heard. Ayan. Kung gaano nga ba kaganda yung negosyo namin dito kay Lord. And magiging kasama na namin mamaya. Ayan. So, nakaka-excite yan. Kilalanin natin ang ating speaker ngayon na isa sa pinakamalupit na speaker and mentor. At the same time, barangay stockist po siya dito kay Loadmanna and network builder. Ayan. So, i-welcome naman po natin ang nag-iisang Joeven Alerta dito kay Loadmanna. Good morning, Coach. Welcome po. Ayun. Thank you, Coach Rowy. Pwede po palapakan natin si Coach Rowy. Thank you, Coach Rowy, sa pag-intro, ha. So, welcome, welcome po sa lahat po ng nanonood via Facebook Live. Welcome po. No? Good morning, Coach! Good morning. Bali, type niyo po kung saan po kayo ngayon nanonood, kung nasa abroad mo po kayo ngayon or nasa dito din sa Pilipinas. Type niyo lang po kung saan po kayo nanonood, no, para makikita din po namin kayo sa live. Ayan. So, ito pong topic po natin is yung OLMP or tinatawag namin Loadmanna Marketing Presentation. So, ito po yung tinatawag na, especially sa mga bago,
kailangan po yung atendanto at least 5 times, pinaka-minimum. Pero kung kakasimula nga pa lang, medyo hindi mo pa masyadong naantindihan kung anong business si Loadmanna, pwede mong ulit-ulitin attendant po to. So may share po akong screen ngayon. May naririnig naman pong audio? Excuse me. Naririnig naman. Okay. Sige, thank you. So, share screen muna ako. Okay. Na-full screen ko na ba? Ayan. So, ready na. Ayan, nakikita naman. Naririnig yung audio ko. Okay naman. Okay. Malinaw ka po, coach. Yes, coach. Ha? Naririnig okay, coach. Nakikita. Okay. So, welcome to Loadmanna Incorporated, your business partner in achieving your dreams. Loadmanna, it na-establish po sa way back August 23, 2017. Ito po yung current na services, e-loading, remittance, bills payment, e-commerce. And soon, magkakaroon po tayo ng Loadmanna and traveling tours. So, ang main objective po ni Loadmanna or isa sa mga target is to help every family earn and save money at the comfort of their own home. Ibig sabihin po, kahit nasa bahay ka lang, pwede mong gawin si Loadmanna. Kasi yung ibang concern ay kailangan palang lumabas. Yes, kung may kakausapin ka siguro sa labas, no, kailangan mong sa labas. Pero hindi nangangahulugan na pag nasa bahay ka lang, hindi mo ito pwedeng magawa. Actually, mas ideal nga din siya. So, ano yung po ng camp ng president po natin? Nandiyan po si President and CEO Engineer Enrique Velasco. Ang main office po natin sa Macabord Street, Tamparo Subdivision 1425, Caloocan. Right now, hindi ito updated. Sorry. We have 400 na po, no? Hindi ko lang na-edit. Wait, ang edit ko lang. We have currently 400... Ah, hindi. 100 dealers. Siguro, tapos almost 300 dealers, I think. Parang ganun. Wala pa akong exact data. Pero nasa 400 members na po tayo, combination na yun ng dealers and retailers. And staffies. Company background is na start po yung system natin way back 2007 pa. So, ganun na siya katagal. Pero yung company is na-registered as Loadmanna way back to August 2017. Okay? So, ayan. So, kompleto po tayo ng legalities and permit. Pagpapasok po kayo sa kahit anong negosyo or kahit anong investment company po yan, ang una nyo pong hahanapin is yung legalities. Bakit? Yan po yung patunay na legal po nag-ooperate yung kumpanya. Pag wala po nito, ni isa dyan, lalo na yung SEC, huwag nyo na pong sangkayin pumasok. Okay? Ito na, huwag magpabiktima sa scam. Okay po? Marami po nagpapanggap ng mga pages ni Loadmanna, pati yung profile pic binaya, pati yung name. Okay? Ito lang po yung official natin na ginagamit para sa customer service. Meron po siyang currently right now na 7.9 na likes and followers na 9.4K. Sa Loadmanna yung social naman po natin, meron siyang 17K na likes and meron siyang 20K na followers. So, importante po ito, ina-highlight po namin ito para hindi din po kayo maloko. At the same time, hindi po kayo makapag-submit or makapag-send ng any deposit slip. Okay. Ito po yung sample nung nagagaya ng fake ko, no, yung Loadmanna customer service. Kita niya pa lang naman po, sa likes pa lang, magduda ka na. 8 likes lang siya at 13 followers. So, ito po yung sinasabi ng CS po na, ang official ng Loadmanna customer service ay hindi kukuha sa customer ng transaction code, verification code, o kung anumang code para tulungan mag-unlink, upgrade ng account, etc. para ayusin ng inyong account. Kung meron lang naman kayong concern sa pag-a-unlink ng, let's say, ng gusto yung messenger loading, itanong nyo na lang po sa upline nyo, pwede naman yan, tuturuan naman din kayo ng upline nyo. Pero again, yung mga scammer kasi hindi nila ginagamit yung word na OTP. Usually, transaction code, verification code. So, mag-ingat. But makikita nyo yan sana natin sa website loadmanna.ph/official-links/. So, ayan po siya. Ayan, saglit lang. Nakakita pa ba? Saglit lang, no? Wait lang. Check ko lang yung naputol. Saan ako naputol, mga coaches? Naputol ako sa ano? Ayan. Number that loadmanna dot
Mga ganun, coach. Diyan ako naputol. Sige, sige. Balikan pa lang. Okay. Okay. Ah, sige. Okay, yun lang naman yung ano na yun, yung isa sa mga kailangan natin i-consider pag makikipag-deal sa kahit anong networking company man yan or investment company. Hanapan niyo po agad na legalities. Ayan. Then, share screen ulit ako. Ayan. Ayan. Ito naman po yung mga bagong partner yung Loadmanna. No? Andyan po si Dito, Consulta MD, Viva Max, All in One. And yung bago natin pong services, yung cash in, cash out, ang tie-up po natin dyan is InstaPay. And retailer activation, mamaya itatakal ko po ito. Ito naman po yung mga discount na inopino promo ni Dito na mas mababa yung price at mas matagal. Loadmanna services, ayan po, lahat po nakikita niya dito, tapo po yan ang maluluda natin. And sa bills payment naman, lahat ng nakalagay po dito kasama din yan. Pati yung mga toll gate, okay, yung mga bangko, Shopee man yan, Lazada. And meron din po tayong online. If ever may mga products kayo na gusto nyong i-benta, pwede nyo pong i-post yan. Tapos lahat po ng member ni Loadmanna na makikita po yan. Ngayon, bakit load? Ito na. Yung load po kasi basic needs na. Ano ba yung basic needs ng tao? Unang-una yung pagkain, damit, tirahan, at yung load. Excuse me. Bakit yun yung una muna natin tinatarget? Marami naman tayong pwedeng services or offer. Pag magninegosyo ka raw po, una mong hahanapin is yung target market. Example, ganito. Bakit mas maganda pa yung loading station kumpara sa gas station? Ganito po kasi yung logic niyan. Okay po? Hindi naman po tayo nasinisirahin yung gas station. Parang comparison lang. Lahat ng may sasakyan, definitely, may cellphone yan. Mag-agree ba kayo doon? Pwede, di ba? Pwede. Pero ito, lahat ba ng may cellphone, may sasakyan? Di ba, hindi? So, doon pala, makikita mo yung difference. Oo, ano, mas maraming gumagamit ng cellphone. And we have currently 110 million Filipino target market. Ang current pa lang po ng member ni Loadmanna is 400,000 pa lang po. Hindi pa po tayo maabot ng million. So kung mag-join ka ngayon, sobrang fresh pa po ng market. Ayan, sa traditional, kung maglalabas ka ng maging dealer, kailangan mo 180,000 para sa cash band dun sa apat na telco. Okay? So kung mag-retail ka naman, kailangan maglabas ng 8,050. Kung ikaw magpa-franchise pa kay Loadmanna ng dealer, all in na yun. Kasama na yung pwede ka pang mag-earn, yung tinatawag namin na non-traditional. Pero pag-usapan muna natin yung load. Okay, bakit yung cellphone equals expenses? Ginagamit natin pang text, pang MS, pang call, and pang surf. Sabihin na natin sa isang bahay, meron lang 5 miyembro ng pamilya. Mama, papa, ate, kuya, bunso. Na nagpapaload ng 10 piso, hindi muna natin isasama yung add-on. Okay? So magkano yun? 50 ang gastos niya araw-araw sa load. Sa 30 days, 1,500. 12 months, 18,000 for 1 year. Times 10 years, kasi 10 years pa tayo gagamit ng cellphone, 180,000. Ang tanong saan to napunta? Dito po ay napunta sa mga big telco. Literal po, nagtatapon tayo ng pera. Hindi ko pa sinasabing parang ha, literal. Bakit? Wala naman talagang bumabalik. Okay? Potential income sa e-loading. Sabihin na natin, nag-load ka lang 10 piso. May discount ka 3.5 as a dealer ni Loadmanna, for example. Meron kang 35 cents na discount. Plus 3 pesos kada maglulot sa mga customer if ever may nagpalusin ng 10 piso. Eh kung sabihin natin nakaka-isang daan transaction ka sa isang araw kasi hindi ka lang naman nakalimit sa lugar mo na pwede ka mag-load. Pwede ka Luzon, Visayas, and Mindanao. Pag nag-dealer ka kay Loadmanna, para ka na rin ano, dealer ng traditional pero nationwide yung scope ng market mo. 335 per day, okay, hindi na masama. Dagdag kita sa kung ano mong pinagkakitaan mo ngayon. Times 30 days per 1 month, that equivalent to 10,050. Unlike kung nagpapaload ka araw-araw, meron kang gastos na 9,000 a year. Di ba? Laki. O paano yun na-compute? Dito yan. O, hindi ko na pala naisama. So, choose the right business. Unang-una, hanapin mo yung product. Flexibility, kahit nasa remote area ka, pwede. Expenses, ang babala ng low operating expenses nito. Wala kang halos pinapasahuran eh.
Excuse me. Profitability, mabilis lang po yung balik. And demand, all walks of life. Pag sinabi pong all walks of life, regardless kung anong background mo, gumagamit ka ng cellphone or gumagamit ka ng loan. Handy business, easy to carry. Ibig sabihin, yung opisina mo, negosyo mo, nandito lang sa cellphone mo. Okay, ito naman po yung package ni Loadmanna. 4998. Ano yung kasama niyan? Meron kang bills payment, cash in, cash out na business, mana gaming access, 250 load wallet, 100 retailer player fees, 200 po ang SRP niyan. So, meron kang 20,000 pag nabenta mo yung 100. At meron kang kitang 1.5% kada load mo sa mga inactivate mong retailer. 3.5% naman kada load mo sa mga direct customer. Hindi na po natin dito pag-uusapan ng competitor. No? Pero I know for sure, kilala niyo kung sino yun. Pero hindi na ako mag-name drop. Sa iba po, ang binibigay nila, add-on or additional charge or tinatawag nilang convenience fee. Sa atin po, discount. So, wallet to wallet transfer, personal website, yung dyan mo makikita yung mga transaction mo. Messenger loading, kung nasa abroad ka or may kakilala ka sa abroad. Ito pong Loadmanna, pa-follow po ito. Customer service and dealer kit. Ito pa yung maganda po kay Loadmanna. No? Yung customer service po natin, kagaya po ngayon, meron po tayo naka-assign na salamat sa customer service natin ng live natin every day na every time na meron tayong mga webinar. Sa iba po, meron naman silang customer service pero sobrang tagal mag-response. Siguro abutin ka 30 to 1 hour bago sila mag-reply. Mabilis na yun ha. Minsan, araw pa. Dito po, minuto lang. So sabihin na natin nakakapag-load ka na sa mga inactivate mong retailer. Ito po yung maganda kay Loadmanna, no? Kahit hindi ko yung person na nag-activate sa retailer niya, the moment na niloadan mo yun ng load wallet, as of now, kasi magta-transition po tayo sa mana wallet, isang wallet na lang gagamitin natin, makaka-receive ka ng 1.5% discount. So, paano yun? Halimbawa, nandito ka sa San Pedro. Meron ka retailer sa General Mariano Alvarez, Das Marinas, Binyan, Santa Rosa, okay? Or sa Mampanig ng Pilipinas. Sabihin na lang natin nagpapaload lang sila ng 1,000 araw-araw. Kung meron kang 50 ang retailer na nagpapaload ng 1,000 araw-araw, may 15 pesos pa kada 1,000. So times 30 days, kunin natin yung 1.5, meron kang kita na 20,500. Ngayon sabihin na natin naging 100 na retailers mo. Okay? Nagpapaload lang ng 1,000 a day. Times 30 days, okay. O, sa laki naman ng 1,000 a day, baka hindi ko kayahanin yung budget. Ito yung maganda sa loading. Pag maubos na yung load mo, iro-rolling mo lang. Ire-replenish mo bago maubos, i-load mo na lang agad. Ganun lang siya. So marami tayong outlet, pwede tayong banko, pwede Stockies, pwede 7-Eleven. Okay, kahit ano, pwede marami. So, 45,000 yung potential na pwede mo kitain monthly. Naglo-load ka lang, hindi ka umaalis sa bahay. Yung posible naman, di ba? Kasi yung mga i-activate mo, hindi mo naman talaga kailangan literal puntahan, lalo na kung malayo. Example, ikaw, ganito. Magpapa-activate ng retailer, ikaw taga, sabi natin taga, ano ka, taga Bicol. Dati yung activate mo, dapat magpapa-retailer. Ikaw ba, wise ba, na decision na pupuntahan mo siya para lang i-activate ng retailer? Di ba hindi? So, ang kailangan mo lang gawin, kunin lang yung information niya, number niya, kahit wala ka dun personally, dun sa lugar niya, ma-activate mo na siya kasi system naman yung bahala niya. Eh, meron dito yung smart pa dala. Hindi ko alam kung meron. Ah, sorry. Sorry, ano na pala ito, Maya. Meron kong kitang 950 kada transaction. Meron dito yung ganyan. So, ito na yung dealer. Okay? Maraming ways towards si dealer, pero ilan lang po yung i-explain for the meantime. Yung una, yung direct referral, mag-sales bonus, pass-up bonus, and yung bago natin, yung retailer, activate retailer. Hindi ko alam sa inyo kung na-experience yun na to, pero ang ganda nitong program nito kung ma-emphasize lang ito at maturo lang din natin sa mga member natin. Kasi so far, nakapokus natin tayo sa ano, sa binary. Pero i-add lang natin to. Isama lang natin sa presentation. Unang-una, Loadmanna Wistor is yung direct referral. Pag ikaw dito, nag-dealer kay Loadmanna, nag-purchase ka ng dealer package na 4998, tapos meron ka din na-invite, nag-avail din ng 4998 na package, bibigyan ka ng company ng 500 pesos. Okay? Not bad. Kung tumasahod ko ngayon ng 500, tapos meron kang 500 pa na extra, may 1,000 ka na. Hindi po kami nagpo-promote na mag-resign ka o mag-alis ka sa pinagkatrabahuhan mo. No? Meron pong tamang timing dyan. Huwag po agad kayong magsabi, ah, kailangan ko pa ng full-time para kumita naman ako sa loan. Hindi po. May mga process po. Pwede nyo po itong gawin na part-time.
Halimbawa, meron kang 10 imbitahan na nag-silver package. 10 times 500, meron kang 5,000. Kung naka-20 kang invite, meron kang 10,000. Ito po yung maganda, no? Since meron po tayong mga webinar kagaya nito, pwede niyo po silang pasahan ng link. Okay po, regardless kung sinong speaker ang mag-present doon, kung sino po yung nag-invite or nag-send ng link doon sa tao na yun, sa kanya po mapupunta yung 500. Madali lang naman intindihin, no? Papasahan mo ng link, pag nanood, nagustuhan, pwede yung pagtulungan. Okay? Paano naman yan pag naging member niya? So, huwag po kayong mag-alala kasi meron din po tayong mga technical training, may mga manuscript training din po tayo. Marami po tayong speaker ni Loadmanna na nagkakandak po nun. And ito naman po yung non-traditional, yung retailer after retailer, passive income. Saan ko likaw to? May wala kayong activate, ang charge lang po sa activation is 200. Activation fee lang po yun, no? Tanong, may load na ba yun? Wala pa. Kung gusto mong may load na, i-charge mo siya ng 300, may 50 load wallet na siya, no? Tapos yung 50 kasi, meron yung tinatawag na unilevel na pupunta yun dun sa dealer, tapos dun sa 10th level na dealer na nag-activate sa'yo. So, halimbawa, meron kang na-activate na 100. So, 100 times 200, meron ka magkano? 20,000. Ngayon, sa kada in-activate mo na retailer, di ba may sinasabing unilevel? Halimbawa, itong first level na activate mo yung 100. Meron ka ng 5 piso additional doon sa bawat in-activate mo. Pero marireceive mo to every first of the month, provided na naka-maintain ka, nakapagbenta ka ng load wallet na 5,000 sa customer, or nag-transfer ka ng load wallet sa retailer na worth 5,000, entitled ka na dito sa ganitong program. Okay? So, paano naman? Halimbawa, naka-100 kang activate na retailer, plus 5 ka sa kada inactivate mo. Kung 100 yung inactivate mo, meron kang 500 pesos additional. Ito yung maganda. Yung retailer natin, nakakapag-activate din. Ilan yung kaya nilang i-activate? Pwede din sila mag-activate ng 5. So, yung 100, kung nakapag-activate din ng 5 retailer, tigli 5 retailer, may 500 na sa second level mo. So, sa tigli 5, meron ka ng 2,500. Third level, 12,500. Pag umabot ng fourth level, meron ka ng 6,500. So, total niyan, 78,000. Tanong, ilan yung inactivate mo? Yung retailer na 100 lang. So, aside sa kumikita ka na sa discount, kumita. Ito, ano to ha? Actually, left to infinity to. Excuse me. Putulin ko lang muna sa fourth level. Bibigyan kasi natin to ng simulation or computation para din sa kita. Huwag yun naman na ito masyadong basahin. Meron naman tayong post nito. Okay, retailer activation page. Sabihin na natin, nag-binary ka, yung left and right. Mamaya explain ko yung left and right. Pero for the meantime, pag-usapan lang muna natin yung retailer. Okay? Ikaw yung 10th level, lumalabas sa position. Kasi yung 5 pesos, makukuha yun. Ikaw, 5 piso, paakyat sa hanggang apply. So, pag dinivide natin yung 50, divide 5, meron siyang 10. Tama, 10th level. So, sabihin natin ko yung 10th level, kasi nakalagay dito, and nakalagay naman dito, potential unilevel rebate from the retailer activation of dealers in your organization up to 10th level with you as the 10th level, assuming up to 4 levels of retailer activation per dealer generating the same rebate of 78,000 as you. So, pinapalabas dito, kagaya example, meron ka din mga dealer na nakakaabot din sila sa fourth level. So, meron din silang group sales na 78,000. So, sa 78,000 times yun, kasi ikaw lang naman ito, may 78,000 ka na total sales. Okay? So, sa'yo lang yun. Eh, what if meron kang in-invite na dalawa, left and right? Ganun lang din yung turo mo. Hanggang umabot sa pinakababa. Okay? Ang nangyari na po dito, meron itong isang dealer na nandito sa 9th level, nakaka 78,000 din to na total sales or income niya dahil meron siyang 100 retailer na na-activate tapos umabot din sa 4th level. Ganon din itong isa. So pag tinotal natin to all in all, ang total earning ko dyan is 79,754,000. Kung mapapansin nyo, halos kasing laki na rin siya ng kita saan? Sa networking, yung tinatawag natin left and right. Kasi minsan ganito naman eh. Sabihin na natin, di ano tayo tawag dito. Be honest lang ba, di ba? Mas mabilis magpalabas ng 300 kaysa sa 4998. Especially kung hindi niya pa-afford yung 4998. Di ba? Mas okay nang huwag mo muna siyang pilitin. Pasample mo lang muna sa kanya yung business.
Pag nagustuhan niya, pwede naman siya mag-upgrade anytime. Eh. So, yan yung potential income. Ito na. Ito naman, hindi masyado din madi-discuss, pero take lang din natin. Pero ito, nasa brochure naman to. Paano ito nangyayari? Yung first level mo, meron ka na-invite na dalawang dealer na nakakabenta. Di ba may maintenance tayo? Iba po yung quota sa maintenance, no? Paliwanag ko lang. Yung maintenance fix yan, monthly load transfer. Ibig sabihin na pag-transfer mo sa retailer mo, nakabenta ka ng load directly sa customer. Hello, dyan pa ba kayo? Baka salita. Yes, Coach. Nandito kami. Hi, po, Coach. Salitalin kayo. Okay, thank you, Coach. Salitalin kayo, Coach. Baka kasi kalita ako ng salita dito. Wala na pala kayo. O, ako pala yung nahulog. Okay, balik tayo. So, sa first level mo, naka-invite ka ng dalawa. Yung dalawang dealer, nakakapagbenta lang din ng 5,000 sales. Ama, grabe na yan. So, sabihin na natin. Si Coach Nelma nga. Coach Nelma, congratulations sa umabot ng magkano yun? Ilan yung sales mo last month? 1.4 ba yun? Tama ba? Umabot ba? 1.3 po. O, di ba? Palakpakin natin si Coach Nelma. Di ba? Just imagine. O, ito, pinag-uusapan na natin dito. Di ba, limo sa isang buwan. Mabating meron kong mga ganyang magaya ni Coach Nelma ng mga members. Di ba? So, pag-usapan natin ito. So, meron kang kita din na kunin lang natin 0.025%. No? Meron kang 250, 2 pesos and 50 centavos. Maliit lang. Pero pag dumami yan, example, second level, meron ka ng 10 dealer. O, di ba? Meron ka ng 62 pesos. Ito po kasi yung posible. Sabihin na natin, sa pagninegosyo po, ito po, simpleng additional mindseting lang po ito, no? Para mawala yung fear and doubt ng kausap niya. Especially sa networking. Script ko na ito na ginagamit. Posible kasi, na mas sabihin na natin worst case scenario. Lagi ako nagbibigay ng conservative computation, tapos worst case scenario. Sabihin na natin, buong Pilipinas load mana na. So wala nang kinikita doon sa direct referral, tama? Para pa ba doon, wala na. Tama? Sabihin lang natin ganun worst case scenario. Pero ito yung totoo. Hindi man yan naglo-load sa customer, most probably, gumagamit yan ng load. Tama? So, kung ikaw nakapag-build ng organization mo at lahat ng organization mo, consumer at yung iba, seller ng loan, oh, buhay ka na. Potential income mo dito, okay? Pwede kang kumita sa 10th level mo ng 4.8 monthly commission to. Ibig sabihin, kahit hindi ka na nag-network, kumikita ka na. Di ba ito naman yung totoo? Hindi fluctuate minsan yung network, minsan malakas, minsan matawag ito, mahina. Normal yan sa network. Pero yung sales, pag naturoan mo sila na kailangan nila mag-maintain, hindi mo naman sila pepersahin na o dapat magbenta ka ng 5,000. Hindi ganon. Para push mo sila na magbenta ng 5,000, ano yung makukuha nila? Ngayon, ito yung iba. Coach, paano pala pag bagong member, kailangan niya ba mag-maintain ng 5,000 para may kita ako? Di ba? Huwag naman ganon. Baka ma-pressure yung bagong kakapasok pa lang. Ganito lang sabihin mo. Right now, since isa ka pa lang, pag nakabintay ka ng 5,000, ito yung kikitain mo. Maging honest ka lang sa kanya. Huwag mo na sasabihin na kailangan mag-maintain ka. Kasi hindi, ang iba kasi pinapamaintain, hindi naman nila alam yung reason ba't sila pinapamaintain. Hindi nila alam, pag nag-maintain kasi yung sila, may kita pala yung nagsabi sa kanila ng dinelevel. Pero kaya nga ito, tinuturo din natin. So kailangan nyo din ito maintindihan kasi hindi natin na ma-maximize talaga lahat ng kita ni Loadmanna. So dalawa yung dinelevel natin, no? Sa group sales, sa load, tapos sa activation ng retailer. Okay. Pag-usapan natin yung pasang. Ito yung maganda. Marami po kasi ngayong networking company. Hindi ko na yung isa-isahin, no? Na pag wala kong left and right, huwag ka nang umasang kikita. Kaya maraming burnout ng mga nagpumasok sa network kasi mas marami yung gastos nila kaysa sa kinita nila. Kasi bakit? Siyempre, na pag-build ng network, hindi lang naman pwedeng isang leg lang yung i-build mo, tama? Pero ang good news dito kay Loadmanna, may ganun tayong programa. Yung fast act. Halimbawa, ikaw to. May first direct ka. Assuming puro lang to sa left leg mo, no? Isang linyada lang. Wala ka munang ilagay sa right, hindi ka muna nag-pairing. Meron kang 500. Yung pangalawang invite, meron kang 500 plus pass up na 200. Okay, lahat. Ang routing lang dito, mga coaches, medyo ano kasi sa taas, mas explain ko na lang na vocal na lang siguro. Ganito. Kung meron kang mga na-invite, direct mo, meron kang 500 automatic yun.
Pero lahat dun sa mga even number, ano ba yung mga even number? Yan yung mga divided by 2. Okay? Divided by 2. Yan yung even. Yung odd number naman cannot be divided by 2. So, start yan saan? Sa 1, 3, 7, 1, 3, 5, 7, 9. Pero yung 2, 4, 6, 8, 10, up to infinity yan, meron kang additional 200. So, meaning kasi kahit isang live lang pala yung nabuild mo, ito yung medyo pinaglalaban ko minsan pag nakaka-encounter ako ng may shares. Siyempre, lahat naman ng company may tinatawag na pros and cons or advantage. Pero ito yung isa sa pwede natin ilaban sa kanila na if ever man, isang live lang muna yung nabuild mo, walang problema. Kasi bakit? May kita ka dun sa pass-up. Okay? Ako po mga coaches, para may idea po kayo, may derivo kayo. Nung nag-start po akong pumering, yung start ko talagang piringan yung account ko, no? Pinabot ko po muna ng 1,000 yung left leg ko. Bakit? Preparation yung pa nagbabangga-bangga na ako. So, pero sa inyo, hindi ko sinasabing gayahin nyo yun. Okay? Parang na-share ko lang yun sa inyo. And ngayon, send and direct mo, lahat ng na-invite niya na may two, second level, o first, eto, itong second direct mo lang muna. Yung first direct niya, di ba, ang usapan sa pasap, walang makukuha ka sa first direct mo. Saan mapupunta yung 200? Siyempre, sa'yo. Ganun yung mangyayari niyan, up to ilalim, up to infinity. Sabihin na natin, meron ka ng 125 times 200, doon lang sa second direct mo, ha? Meron kang 25,000. Iba pa yung 4, iba pa yung 6, iba pa yung 8. Yan. So, ito na, dito na. Ito na yung common na familiar na yung karamihan. Yung tinatawag po nating matrix bonus, okay? Or yung pairing. Example, ikaw yan. Naka-invite ka ng isa, dealer. Meron kang 500. Ay, by the way, ito, clarify po lang. Ito pong mga to, dealer po to. Itong mga nandito na nasa graph. Ito din, dealer to. Example, nag-build ka ng dalawang team. Group A, tas group B. Sa group A, may invite ka lang si Maria, yung pangalawa, o si Ana, meron ka 500. Pag na-detect na system, okay, meron ka dito yung ano, yung tinatawag na 200 kasi pangalawang direct si Ana. Pag na-detect na system, meron ka sa left, meron sa right, automatic mag-preparing yan, meron ka magkano 700. Ang kayang bayaran siya ng company per day, start yung massive per day. So, potential income mo, may, ito, kahit hindi na ikaw yung nag-invite, hindi naman po sinasabi dito na kailangan yung client ka sa left, client ka sa right, ikaw lahat naka-invite. No. Kahit hindi na ikaw yung person na kapag invite doon, basta ma-detect ng system, meron ka sa left, meron ka sa right, mag-preparing yun, magkano? 700. So, 30 times 700, meron kang 21,000 potential income per day, 147,000 per month, at 630,000 per ay, per week pala yung 147. Tapos, 630,000 yung per month. So, yun yung potential income mo. Pero meron lang po ditong note. Hindi ba kayo nagtataka? Baka mag-close yung kumpanya. Laki ng payout. 498 lang yung inanong. Pero, yung bigay sa'yo, almost magkano? Potential income mo, 630,000. Meron dalawang safety net ang company. Yung una, yung every fifth pair, meron tinatawag na voucher. Yung voucher, yung equivalent to 100 load wallet plus 5 activation pin. Yung pangalawa, safety net, yung 30 per day lang yung kayang bayaran. Paano pag lumampas ka sa 30, let's say 35, hindi na babayaran yung luma doon sa company na yun. So, 30 lang yung babayaran sa'yo. Okay? Okay pa rin. Pero bago ka umabot siguro ng 30 per day, siguro libo-libo na rin ano. Hindi na. Libo-libo na rin talaga yung gamben mo. Okay? Example lang to, ha. Example, June ngayon. Okay? Hindi na to example. Totohanin na natin kasi kaka-example, hindi nangyayari. Sabihin na natin nag-join ka ngayon, June. June ano ngayon? June 3, sorry. Nag-start ka kay Loadmanna, nag-invite ka ng dalawa, left and right. Ang turo mo lang doon, meron ka 700. Ang turo mo din sa dalawa, by July, mag-invite lang din silang tig dalawa. Meron kang 1-4, by August, yung dalawa, nakakuha din tig dalawa, hanggang umabot ng April. Dito sa April, kung mapapansin mo, di ba, ang dami naman ito, 512, but ito na bayaran. Kasi di ba, sinabi ko nga kanina, ang kaya ng bayaran ng company, 30 per day lang. So, kung 30 times 30, mga ilan lang yan. So, dito by March, dito mo na nare-reach yung, sabihin na natin na, unti na lang, hit mo na yung maximum income per month. But pagdating mo April 2024, na-hit mo na yung
maximum income na 630,000 by May, hit mo ulit, in 12 months, potential income mo na pwedeng kitain is 1.9. I-round up na natin, gawin na natin 2M. Ang laki pa rin ko, parang too good to be true. Sige, kalahati na lang, 50%, magkano? 1M, ang laki pa rin. 1/4 ng 2M, 500,000. 1/8 ng 2M, 250K sa isang taon. Not bad, di ba? So, ito yung mga potential income naman kung sakaling mas maintindihan mo. Example, nagsimula ka sa isang account for 998. Nagustuhan mo yung tinatawag na 3 accounts, yung multiple accounts. Pag ito lang po yung concept na multiple accounts. Let's say, meron kang bakery isa. Okay? Nagdagdag ka ng another bakery. Ilan yung potential income mo? Kung yung isang bakery mo kumikita ng 6,000 a day, tapos may isang pang bakery, 6,000 a day din. So, meron ka ng 12,000. In short, yung potential income mo, tumataas, nagdodoble. Ganon din dito, hindi ba kayo nagtataka kung bakit yung SM, hindi lang isa yung branch dito sa Pilipinas? Kung bakit ang dami niyang branch? Yun po yung reason. Ang maganda lang sa atin, hindi tayo nagbabranch out na mga building. Ang branch out natin is yung tao, yung business partner natin. Example, meron ka na kong business partner sa Boracay. So meron itong branch doon, pero hindi as building, business partner. So meaning, kahit dun sa mga nakukuha niyang sales dun, meron kang dumarating sa'yo. Ayan. So kung 7 accounts ka naman, yun yung 4.4 per month naman. And ito naman po yung mga nagka-result na dito kay Loadman. Actually, hindi na ilagay dito. Sa social na raketera, hindi na isama ata dito. Sa picture, okay. Pero marami po ito, hindi lang na ilagay lahat. Okay? So why start now? Ito po yung, bakit kailangan mo magsimula ngayon? Wala namang problema mag-start ka next year. Pero ang bottom line, ito kasi, bakit mo mapatagalin yung mga, bakit mo pa i-delay yung sanang mga benefits or privilege na na-experience mo na, ang bottom line, mag-join ka pa rin naman. Become a business system owner and cater people needs and wants with convenience. Okay, avail now and be one step ahead from your neighbors and friends. Pwedeng ganito kasi ang mangyari. Pwedeng hindi ikaw yung pumasok. Tama. Lahat na nag-attend dito, kung hindi pa naman kayo member, pwede hindi ikaw yung pumasok. Ito yung problema, yung kapitbahay mo yung pumasok. Ano mangyayari sa'yo? I-invite ka lang din sa kapitbahay mo. Tama? So why not ikaw yung mag-invite din sa kapitbahay mo? Diba? Pati naman ito. Ayan, ito naman yung sabi ng iba dun sa testimony. Loadmanna is great service. Ayan. Eric Coach Richard, Loadmanna improved system that to the latest and modernized world. Diba? Ano yung gagawin ko sa Rochelle? Ayan, Loadmanna really life-changing opportunity. Maraming na nagtestimony po dito. Ito lang po yung isa sa mga na nung nakapag-network ako. Kasi nagbantay na rin ako ng ano yun, sari-sari store. Hindi po sa akin yung sari-sari store sa ano ko. Kapatid ko. Ang na-realize ko doon sa sari-sari store, wala pa akong sari-sari store. Yung market mo lang, yung malalapit lang. Totoo naman. Kahit anong laki ng negosyo mo, hardware mo, poultry man yan, grocery man yan, ang market mo lang talaga is yung malapit lang sa'yo. Tama? Hindi naman pwedeng taga Bicol ka. Tapos yung bibili sa'yo na customer mo is taga Manila. Di ba? Pero ito yung nabistang payload man. First, expand your business nationwide and worldwide. Ibig sabihin, kahit nandito ka, example lang, let's say ako Kalaokan, pwede ako mag-business Luzon, Visayas, and Mindanao. Bakit? Dahil nga din sa mga branch. Yung tinatawag ko pong branch, ito po, yung tingin nyo po sana sa, or tingnan po natin yung mga business partner natin sa malalayo as branch. Okay? Hindi building, pero business partner natin sa, partner natin sa, in short, sa lahat ng effort niya or lahat ng skills niya, meron ka rin. Yun yung advantage. Nalileverage ka, kumbaga. So, ito na lang isipin nyo. Huwag tayo mag-isip local, thinking natin global. And dun din na po tayo papunta. Time welcome din na rin tayo. Makakapag-market na rin tayo talaga abroad. So, right now, meron na nga tayo mga member, Hong Kong, di ba? UAE, marami na, kalat na. Pero ito yung, ano yun nyo, ito yung imagine nyo na. Kung hindi ka masyadong nakakapagkuha dyan sa area mo ng tao, try mo layo ng konti. Pag hindi pa rin layo, pa rin ng konti. Or minsan, try mo mag-online. Di ba? Kapag try mo tong ganito, yung kung meron kang mga kaibigan, try mong pasahan ng link. Wala namang gastos pa nagpasahan ng link. Eh, what if mag-join sila, maintindihan nila yung business or yung concept ng business natin. Di ba?
One thing na nagustuhan ko dito is highly consumable. Ang bilis maubos, mas mabilis pa ito sa bigas. Okay? And yun lang po. To God be all the glory. Tapos na po ako. Thank you. Sabi, ano ba? Naintindihan naman. Ayan, ngayon, ano muna tayo before tayo mag, ano. Ayan, yun isa sa mga, basahin ko itong chat ni Coach Alan. Ayan, isa sa mga advantage ko sa sabi ni Coach Alan Raketera, yan yung isa sa mga advantage ni Loadmanna. Okay, ngayon ko lang, ano yun Coach, para pa-elaborate nga, para alam din nila kung ano yung, ano, gusto nyo mag-share, or Coach. Ayun po. Tama yung sinabi mo, Coach, na regarding doon sa nakakapag-branch out ka kahit hindi mo kita yung mga tao or hindi mo kilala yung mga tao sa buong Pilipinas at kahit mga OFW nagiging partners natin sila. So, maliit lang yung capital pero mabilis tayong makapag-expand ng business. Hindi ito nakikita ng ibang mga negosyante eh, kasi ang nakikita agad ng iba na nag-i-start up is agad yung earnings. Diba? Hindi nila nakikita yung ano yung kabuuan nung business natin. So far, tama po yung sinabi po ninyo. Napakaganda po ni Loadmanna. Hindi lang dun sa mga services natin and yun nga yung kailangan ng tao yung ating produkto, yung ating serbisyo. Bukod doon is mabilis tayong makapag-expand ang business natin. Imagine, no? Meron din kasi kaming lumian dito sa bahay lang namin. So, ibig sabihin, ang pwede lang naming i-cater is yung mga tao na malalapit lang sa amin, sa aming area. So, kung gusto namin na maglagay pa sa ibang area, so dapat mag-branch out kami doon. Nakakailanganin ulit ng pwesto, mga ngailangan na naman siya ng tauhan, mga ngailangan na naman siya ng overhead and expenses, operational expenses, wherein hindi yan nakikita ng iba. And ito yung maganda dun sa business natin, no? Very minimal, sa totoo lang, no? Very minimal yung pagod, yung effort na ginagawa natin kung ikukumpara sa other businesses. So, yun po lang, Coach Joeven. Thank you, Coach Alan Raketera. Tingnan yun, ano? Grabe yung dyan mo ma-realize yung difference ng may negosyo sa negosyante. Maaaring meron pinot up kang business, pero internally, hindi mo pa talaga na-internalize lahat in and out. So, thank you, Coach Alan Raketera. No? Kasi, yun din yung isa sa mga realization ko. Yes, sabihin na natin meron kang, ano, meron kang mall. Lahat din. Di na, mall na. Pero kahit may mall ka, again and again, ang target market mo lang within your area. Within your area. Ngayon, nagbabalak na. Bakit gawa na lang ako sarili ko kagaya ni Loadman? O sige, good luck. Good luck sa million-million na pondo na kailangan mong ilabas. Tama? Tapos yung credibility pa kailangan. So, sa akin na-realize ko na kahit anong company kaya, kahit hindi natin kailangan makipag, ano, yung hindi natin kailangan i-depend sa anong company pa natin kasi kung totoosin, alam naman nila, umula eh, sabi nga ni Coach Richard, umulan umaraw. Saka ito, take note. Ito ah, dagdag na lang, segue na lang, I mean, sa mga sinabi ko kanina. Ito lang yung negosyo na walang tinatawag na, ano, na ghost man. Pag sinabing ghost man, paninawalan ng mga, ewan ko kung Chinese may paninawalan gano'n na mahina. Mahina yung negosyo. Bigyan ko kayo example ng mga gano'n na may seasonal. Yun yung tawag term, seasonal. Example ganito. Bulaklak. Kailan lang mabenta ang bulaklak? Pag Valentine's end? Pag ano? November? Araw ng patay. Araw ng patay. Yun lang, di ba? So, imagine nyo, si Loadmanna, example, ang services natin, load. January to February, January to December, kailangan. Kailangan. Minsan kasi, yes, nauunahan tayo ng rejection kasi sila mismo, hindi ganun ka-open yung mind nila. Okay lang yun. Hindi naman natin kailangan lahat ng tao sa Pilipinas. Kailangan lang natin yung mga tao willing or interesado dun sa business natin. Ang daming tao, mga coaches, ang daming tao sa Pilipinas. Yung iba naghahanap. Hanap silang opportunity. Problema, hindi nila mahanap kasi super busy nila kung anong ginagawa man nila sa buhay nila. Alam mo yun, minsan kung kailangan mo muna mag-step back kung gusto mo talaga kumakita ng opportunity. Meron mga tao na makakatulong ka din talaga sa kanila. Diba yung sabi nga ni Coach Rachel na
puso muna bago piso. And doon naman sa commission, mission ko muna bago commission. So, ano ba mga mission natin dito kay Loadmanna? Diba? Tignan mo si Coach Joseph Basi kung paano yan duel lang yan, pero nag-negosyo yan. Ano ba? Power ko siya. Diba? Kahit ito, yung sinabi din ni Adulan, sinabi ko sa mga sister, na kahit nasan ka right now, pwede mong gawin yung business. Tapos yung tinatawag ng effort. Ayan. Sige, Coach, may gusto kang sabihin na raise hand ka po. Thank you, Coach. Tama po yun. Opo, tama po yung sinabi po ninyo, no? Kasi bago ako nag-Loadmanna, marami na talaga akong racket na pinasok. And sobrang pagod talaga yung inabot ko. Kung napagod ako sa Loadmanna, ito na yung sabi nga kung ito yung pinakamahirap. Kung ito yung mahirap, ito na yung pinakamadali. Kasi dati po, nagsusupply po ako ng mga itlog sa palengke. Ako mismo, yung 12 trays, binubuhat ko yan papunta dun sa sinusupplyan ko. And ako lang at ako at kanyang kasama ko, yung business partner ko. Kami lang dalawa. Kami rin yung tauhan, kami rin yung taga-tinor o yung kami yung taga-pili ng itlog sa bawat tray para magkaroon ng small, medium, and large. At dun ko naisip na iisa lang yung katawan ko. Wherein dito kay Loadmanna, kapag nakapag-build ka talaga ng mga katulad mong tao na mas magagaling pa sa'yo, mas masisipag pa sa'yo, kaya nga hindi tayo dapat mainip dun sa pagbibuild natin kasi darating yung time po talaga, magugulat ka na lang isang umaga pagising mo, libo-libo na yung tao sa ilalim mo at may mga tao na mas magagaling sa'yo. Huwag lang talaga tayong hihinto. Isa pa rin, Coach, no? Marami sa atin talaga, pag pumasok sa Loadmanna, nakatingin agad doon sa business o doon sa kita, ano po, kaya naiinip po sila. So, ang tawag sa atin kapag tayo ay more on kita, businessman, di po ba? Pero kung tayo doon nakatingin tayo doon sa mission, doon tayo nakatingin sa pagpapalago nito at pagtulong pa rin sa ibang tao na hindi lang tayo yung uunlad, kundi yung buong grupo natin, yung ibang tao na nagtiwala sa atin, masasabi nating entrepreneur tayo. Di po ba? Kasi pinabubuti natin din yung buhay ng ibang tao. At ito yung pinakagusto ko sa Loadmanna. Alam po ninyo, ang wala tayong makikitang ibang negosyo dito sa atin na katulad po ni Loadmanna. Sa dami ko pong pinasukan na racket na negosyo, dito ko lang po na value yung sarili ko. Dito ko lang po nabigyan din ng pagpapahalaga yung effort na pwede pong nating maibigay, yung oras po, yung kahalagahan ng oras natin. Imagine po, kung kayo po yung nagninegosyo ngayon, sabihin natin hindi Loadmanna yung negosyo nyo po. For example, meron kayong tindahan ng damit. Ang pinabubuti mo lang yan is yung buhay mo, yung buhay ng pamilya mo. However, dito po kay Loadmanna, ang pinabubuti mo, buhay ng mga taong nagtiwala sa'yo, buhay ng mga tao ng grupo mo. Di po ba? At mga buhay ng mga taong na-i-inspire dahil sa mga pagbabagong nangyari sa'yo. At hindi po yan mangyayari ng overnight lang. Hindi yan po yung pagkasali nyo po ngayon. Bukas, hahanapin nyo po agad ang kita sa mga sponsors nyo. Ano po, remember po, ito po ay para ka nagtanim ng puno ng mangga. Malalim, malalim ang kailangang hukay bago po natin makita na at kailangan mo yung proseso kung saan didiligan mo pa siya, paaarawan mo pa siya hanggang sa ilang taon makikita mo na yung punong mangga na matatamis na yung bunga. So sana ganun yung puso ng bawat isa. Ano, kung ganyan lang talaga makukulture ang mga taga-Loadmanna, nako, sobra akong magugula talaga. And in fact, sobra po akong excited, Coach Joeven, sa 10 taon pamparating mula ngayon. Ano po, kung kumusta si Loadmanna 10 taon mula ngayon. Grabe, nakakakilabot. Kaya sa lahat po ng mga patuloy na nagtitiwala, sa lahat po ng mga patuloy na nakikipaglaban po, ano po dyan sa labas, yung mga offliner natin. Ako, humahanga ako sa mga offliner natin kasi tayo po yung, sabi nga, sundalo. Ano po, tayo po yung mga sundalo ni Loadmanna. And of course, sa atin po mga onliner, huwag kayong susuko. Tuloy-tuloy lang. Nasa dulo po, sama-sama po tayo sa tagumpay. Salamat, Coach Joeven. Inagaw ko yung oras po. Thank you so much po. Hindi, okay nga, Coach. Thank you po sa sinerin. Sobrang ramdam ko yung sinasabi mo. Kasi madali lang naman kabisaduhin yung script, eh. Yung sasabihin mo sa tao.
Pero minsan siya nakakapag-motivate din sa tao kung ba't sila nag-review yung sincerity ng sinasabi. Which is yung kay Coach Rochelle, wala talaga akong man. 100% talaga sincere yung lahat sinabi yun. Na minsan kasi na na-overlook natin na ay, parang hindi naman maganda tong business na to kasi nga, yun na mo, ganito na agad. Di ba yung iba parang issue sa kanila na meron sila, let's say, nagtatrabaho sila, kumikita sila, let's say, ng, sabihin natin, 20,000. Tapos, pinag-try nila si Loadmanna na, kumita silang 1.5. Tapos, grabe mo, isang buwan ko, tapos 1.5 lang inno ko. Hindi ba nila na-realize na kung yun sa increase yun ng sahod nila, talo pa nila yung na-promote. Kasi dun sa 20,000 na kinikita nila, may 1.5 na. Yes, hindi natin lahat masisisi na ganun lahat mag-isip kasi by Filipino, ano ba yung ano sa atin? Ano ba yung kinamulatan natin na formula? Anak, mag-aral ka ng mabuti para pag nakapagtapos ka, makahanap ka ng maganda trabaho, di ba? Until now, yun pa rin yung formula ng ginagamit ng iba, which is nung unang panahon, gumagana yun, pero ngayon hindi na talaga. Kailangan na talaga natin mag-innovate. Kailangan natin maghanap ng business. Or kung may trabaho ka man, ano pa ng additional sideline kagaya nito? Hindi ka naman dito, sabi nga namin, hindi mo naman talaga kailangan kung araw mo agad, buhos mo dito, di ba? Kung hindi ka naman full-time. So, pwede para part-time lang. Yes, kung sabi nga namin pera, dami din dinakanan yan. Again, sabi nga, akala ko nga, oh, sorry ha, kala ko for picture lang yung meron kang angkas ng mga training ito. Sabi ko, hindi naman siguro for picture lang. Tunay yan, coach. Tunay. Sabi ko, imagine, ako nag-imagine lang ako, sorry for ano, okay naman pagkwentuhan, total pass naman yun. Kaya kung bumalik ka naman, grabe naman experience naman. Yes po. Grabe naman tinuro nito. So, imagine mo yung tray ng itlog. May isa lang na, let's papadaan lang, sabihin natin, sample lang. Coach, gamitin mo na kita yung sample. Iwasa lang na kita yung padaan na siya sa luba. May tendency yung itlog mabatag. Tama? Yes, hindi yes, lang yes, yung nakapagod. Correct. Ang laki pa ng mismo. Ang laki pa ng risk mo. Na malugi. Yes, oo, oh, nadaanan din natin yan. Magbinta ng itlog yes. Po. Oh, and diba? Coach Joven, magkano yung kita sa isang tray? 10 pesos lang po. Diba? 10 pesos po. Oo, oh, ito? Opo, 10 pesos po, isang tray. Prod, tindira ni itlog din dito, Zamboanga City. Okay, Coach Nelma. Apo, tindira din po ako ng itlog dati pero hindi ko tinuloy. Maraming bulok. Kita yung, ano yun, kumbaga, yes, again, may mga nag-succeed naman doon. Di naman natin pwedeng ano yung kaya nga, existing pa rin niya, maraming-maraming din naman. Pero, isipin mo na lang yung risk mo. Tapos yung effort mo, kung worth it ba, parang ganito, kung yung effort mo ba ngayon, parang talaga, yung effort mo ba ngayon, ito lang naman yung kasinata, parang kung may sasabihin si Loadmanna, ito lang naman yung sasabihin Loadmanna. Yung effort na ginagawa natin, tutumbasan niya ng tamang income. That's it. Kung nakapagsalita lang si Loadmanna, no, yung effort na ginagawa natin, ibibigay niya din yung tamang income. Pero kung nagtatrabaho ka siguro, again, di na, baka sabihin, okay. Kung may trabaho ka, yes, okay yan, maganda yan. Pero kahit anong ano mo, anong effort mo, insert mo ng effort, kung ito yung sinabi, may ceiling. Unlike dito, kung ikaw mag-decide kung ilan yung gusto mong natarin. So, yun din yung sa mga gusto ko din makita ng iba. Let's, especially, kaya nga po, ano, Coach Rochelle, baka isa siguro natin, spend natin ng oil MP para mas marami lang din ang kasin. Medyo, risked natin, yung alam natin naka-out na rin yung iba. Kasi ganitong alas dot, medyo ano pa rin, madami. Yeah. Yes po, totoo po. Yeah. Sabi na po sa nang wag na lang bilang. Totoo naman eh. Kasi pag ang bilang mo yung effort mo, mas lalo ka lang may stress dito. Totoo lang. Pag bilang na ng bilang, instead na ano, trabaho lang, yun lang naman din talaga dito eh. So, yun. Any additional coach? Baka may gusto pang idagdag. Okay na coach. Thank you so much po. Okay, thank you for the... Oh, and Coach Panel. Ikaw, Coach Panel, baka gusto mong mag-share. Guwapo-guwapo pa rin, ha? Kahit nasan kang lugar, ha? Share naman dyan. Sige. Napapaos ako, ha?
wala naman siguro ako mai-share pang iba. Ang maiano ko lang siguro, pag naglo-load mana po talaga, ibigay mo na yung the best mo kasi ako mismo, akala ko pang ang load mana lang dati, parang pang ang yumayaman lang yung ordinaryong tao. Or ang nakakahit ng millions lang ay yung mga kargador lang or high school graduate lang. Pero alam yung mga partners, napatunayan ko na na hindi pala... Yo! Congrats! Ayan, kaya nasabi ko yan sa inyong mga partners, siyempre. Ako mismo na na-experience ko na namahit ko yung first million ngayong, actually, last May, 2030 pa. This year, 2023, na-hit ko yun. Siyempre, sa tulong ng aking mga malulupit na leaders, South, North, sa Mindanao, sa dyan sa parting Leyte, yun po yung naging, ano, na sila yung naging dahilan. Kaya nakuha ko yung first million na yun. Siyempre, nakakatuwa pala, no? Kaya nasabi ko mga partners na yung si Loadmanna pang kalahatan po talaga. Ibig sabihin, kaya mong maabot mo yung goals mo dito. Kahit regardless kung ano yung natapos mo, kung ikaw ay professionals man or hindi ka man nakatapos, kaya mo palang ma-hit yun, mga partners. Siyempre, sasamahan mo yan ng focus. Bibigyan mo talaga siya ng dapat maging yung determination mo talaga, mga partners, nandun, mas mataas. Talaga yung halos lahat ng mga trainings, alam niyo mga partners, nung in-apply ko yung lahat ng klaseng trainings, siyempre, hindi lang naman yung sa company trainings tayo nagre-rely. Hanggat sa amin kasi, TTHS sa company, MWF sa grupo ko, ibig sabihin, Sunday lang po talaga yung ano, yung bakante naming oras. Actually, yung Sunday, minsan nagagawa pa namin sa core leaders meet. Yung sa core leaders meeting namin, meron kami yan. Every third Sunday of the month, lagi pong naka-schedules na yan. Kaya, yun na sumatotal nung pinagsama-sama namin mga partners yung aming mga effort. Nakapag-create kami ng solid group. Ngayon, dito, nandito ko sa Isabela, 2.5 months na po ako dito. At ang good news, dito ko nga na-hit yung first million ko. Then, bago ako umalis ngayong 8, mayroon po kaming event bukas dito sa Santiago City. Yung nag-city stockers po dito, siya po yung magpapa-event po. Hopefully, pag-pray nyo na magkaroon din po ng napakagandang output. Then, bago naman ako umalis, sigurado yung grupo ni Coach Joseph Basig ay nakabuild na po talaga. Ayun po yung aming yun po yung mga good news. At pagbalik ko dyan sa South, mayroon na po akong naka-schedule na event, Aegis, at saka 11 po sa Pasig, sa Aegis, invited po lahat. Then sa 11 po, sa Las Piñas naman po. Yun po mga partners ang aking may share lang. At bago po mag 6 years anniversary, meron po kaming grand sizzle na iano dyan sa lugar siguro ng top 1 Hall of Famer ng Loadmanna. Grand sizzle ng buong White Eagles para naman po magsama-sama yung mga leaders ko buong Pilipinas. God bless po and good morning po sa lahat. Aray! Diba? Thank you, Coach Panel. So, yun. Salamat, Coach Panel, sa sinerma and Coach Alan Nakitera. And sa lahat ng umatend. And sa lahat ng nanonood ng Facebook Live. Sige lang po, attend lang po kayo kung medyo feel nyo may mga gusto kayong malaman. Pwede naman. Tapos, ito sana yung mga uplines naman. In addition pala, Coach Joeven, bali, mayroon na po akong magsisit po ako ng schedule. Siyempre, baka yung mga leaders ko na yung mga speakers ko dito sa grupo ko ipaparibalida na rin kung sino yung mga gustong maging speaker ng Loadmanna makasama sa speakers bureau
Bali, nagpapaano na po ako kay Coach Mel Villanueva po. Siguro, scheduling na lang po kung kailan po namin papupuntahin kay Coach Mel Villanueva. Sige, sige. Yung finally. Coach Mel, dapat kasama ka dun, ha? Hindi pwede yung leader mo. Sama si Coach Basig, yun! Sige, Coach Mel. Sige, update lang. So, yun. Balik ko nga na sa'yo, Coach Rowy. Ay, yan. Grabe. Yung mga pasabog ni Coach Panner, oh, nakaka-excite yan. Marinig yung team ni Coach Panner kasama sa Speakers Bureau. Grabe, nakaka-excite. Then, welcome po sa Millionaires Club. Ay, grabe, sunod-sunod na yan. Grabe, naiiyak ako. Bakit? Alam mo yun, yung na-inspired ako sa, ano, sa journey ng team ni Coach Panner. And sobra, soon, hindi lang po sila Coach Janner, kundi lahat po. Ayan, basta tuloy-tuloy lang and we trust the process po dito sa business po na pinasok po natin. Okay? So, thank you everyone. Thank you so much, Coach Joeven, sa pag-share po ng napakagandang opportunity ngayong hapon. Thank you, Coach Rochelle Sumadya, sa pag-share ng wisdom again. Grabe, napaka-bless po natin. Sabi ko po sa inyo dito sa company ni Loadmanna, napaka-humble and generous po ng lahat ng coaches and mentor po. Even cross-line, business partners, as long as gusto po natin, isang call lang, isang approach lang, isang tanong lang, meron at meron pong magbibigay po sa atin ng mga answers na kailangan po natin. And take action! Yan po yung number one. So, congratulations everyone! Grabe! God bless po sa lahat and see you later sa 7 p.m. training po natin. Bye! Thank you po! Bye! Thank you po! Congratulations, Coach. Coach Joeven Panner, congratulations po. Thank you, Coach. Thank you, po. Thank you so much. Bye-bye. Ang galing ng ano nila, ng team nila. Yes, thank you so much. Masipag kasi si Engineer Panner. Kaya, ang galing. Soon, Mami Nelm, sikaw na next. Oh, ako muna, bago upline ko. Thank you, CS. Thank you, Coach Jingle. Thank you, Coach... Ah, grabe, andito si Coach Wilmer Salvador. Thank you, everyone. Ingat po ang lahat.